sa magandang araw kabali sa video na ito, ibigay pa natin. Ito pong ating pong power ranking kabala. Basically, of course, yung number 1 po, yun po yung team na sa palagay natin ngayon, may pinakamalaking chance po na maipanalo po yung championship. So, ganun lang naman. And makikita nyo naman po yung standings natin kabala. Mainit-init pa actually, wala pang team na officially eliminated dito sa competition po na ito. Ganito po kainit ngayon. Ito nakita po natin competition. And of course, yung pong twice to beat edge sa quarterfinals, wala pang kasiguraduhan kung sino makakuha niyan. So, very, very hard po yun, itong competition ko bola. Lalo-lalo na pumasok nga po yung Blackwater sa isang magandang pwesto. So, napahingin na natin kabola. Ito na natin pong power ranking. Of course, hindi na natin narang ang Terra Firma kabola. Actually, usually, hindi po nirarang ang Terra Firma at Blackwater. Pero, with this tournament, maganda talaga ang nilalaro ng Blackwater Elite. So, I put them in my ranking. I think they really need, or they really want, kabola, to have a good run sa playoff. So, nilagay natin sila sa atin pong ranking. So, start natin number 11. Rain Ocean and Last of Painters, of course, currently 1-6 sila. And para sa akin naman, kung titignan mo talaga yung current situation pa ng Rain Ocean, sabi mo siguro masakit magtatalo, di ba? Pero kung titignan mo yung past 2 seasons ng Rain Ocean, medyo wala naman kasing kaabang-abang silang ginawa. Actually, they have been in the middle if you look at it. And unfortunately for them is itong mga nakarang draft, sobrang mga bababaw. Wherein hindi po umaabos sa kanila yung kumbaga top tier ng bawat draft. Kaya hindi sila nakakakuha ng top tier po na rookie. Kaya in a way, wala pang exciting sa kanilang lineup na masasabi. Wala yung parang may superstar potential, di ba? Ang pinakamalapit na dun is of course si Rey ng Batak, si Santillan. Pero sa pinabakita na lang yun, parang hindi din sila aabot po sa ganong klase po ng status. Nevertheless, again, nasa tamang landas ang Rain or Shine. Bakit? Kasi po, they are losing games. And by losing games, actually, the chances they will get po a good pick po in the upcoming draft is lumalaki din. And again, if they want to get that potential superstar po, one path there is of course to get that top pick ng draft po natin. Number 10 natin, Converge. Converge is fighting hard sa mga bawat games nila. Unfortunately kasi, sobrang bata lang masyado po ng team nila. When, ayun, nagre-rely sila masyado sa mga bata nila. And of course, ganun naman po talaga. Pag magre-rely ka sa mga bata, magkakaproblema ka sa chemistry, sa experience po kabola, etc. Yun po yung nangyayari ngayon with Converge kabola. Pero they are really trying hard. Makakita mo yan. So, okay naman yung coaching na pinapakita mo ni Coach Jeff Carriazo. Pero yun nga, so, marami pang kulang sa team na ito in terms of experience, in terms of cohesiveness. Pero sa palagi ko, okay naman yung magiging future nila. And I think, sa mga nakita kong games, of course, Aranya will be a big part of that. Jaronteng will be a big part of that. Maverick Ahanisi is playing well and could be a big part of that. Ambuhot has the potential to be a big part of that. Pero one guy that is really very interesting to me right now is Tyros Hill. Tyros Hill, 6'5", 6'6", kabola. And man, he can jump really high. And man, his first step is quick. Kabola. So, mahirap makahanap ng ganito na klase ng player. Nakita na natin, yung mga parang pareho niya ng laruan is Jami Malonzo. Nakita na natin yung impact ni Malonzo sa Northport. And Tyros Hill can be that light version of a Jami Malonzo. So, very exciting na panoorin yung magiging development po ni Tyros Hill. Number 9 natin, Northport Batang Pierre. Unfortunately for Northport, they started very well. 2-0 sila. Nagyabang pa sila. And then, nagsunod-sunod po yung mga talo nila. And, of course, may naganap na nga po ng injury kay Robert Bolick. And with that, mahirap na silang itres kabola to put in a much higher ranking dito sa atin pong power ranking. Number 8 natin is Phoenix Fuel Masters. Ito, madami silang pinatalo na close games in the early part po ng tournament. And yun na, nagdig na sila ng hole. 2-5 din. Fortunately, yun nga, very heated itong competition kaya may chance pa rin silang makuha. Pero of course, they need to avoid that twice to beat disadvantage if they want to have a good run dun po sa playoffs kabola. And unfortunately, ang biggest problem nila ngayon is depensa. They are giving up the most points per game. And that is a really, really bad sign for Phoenix kabola. Number 7 natin is of course, ito na, Blackwater Elite. Pag-usapan na natin ito kabola. Ano bang ginagawa ng Blackwater Elite? At napakaganda po ngayon ang pinapakita nila. Actually, number 1 thing dyan is talagang, ano, makipapansin mo lang, masipag yung galawan ng mga players nila. I think it all started with that win dun sa first game nila. And yun, nanalo sila, yun, nagsipag na sila lahat. And because of that, nagpapanalo pa sila, and yan, sumusipag pa sila, sumisipag. And they are really playing a beautiful brand po of basketball right now. So,
I think, of course, international coach din kasi si Coach Ariel. Kaya hindi nakagulat na he's playing this pass-heavy po na schema. And actually, his team is passing very well. Kabola, yun po yung nakakagulat sa pinapakita po ng Blackwater, and that is their biggest selling point. Now, take note nga, hindi pa masyadong naglalaro si Ganmelas Roser, which is the number one pick of the Monterrey Central. And I do believe that Blackwater can still have higher level kung na-incorporate na nila itong si Brandon Ganmelas Roser. Kabola. Number 6 natin, and next, Rude Warriors. Nakakabalib din si Coach Yengyao, no? So, parang minamalit na natin minsan, o hindi natin na-appreciate yung ginagawa ni Coach Yengyao, wherein, itong mga team po niya na pinapaabot sa playoffs, pinapaabot pa sa semis, eh mga teams po talaga na walang superstar. And again, napakahirap po niyang gawin, kabola. Pero kay Coach Yengyao, parang ano lang, normal na lang. Parang yun na yung kanyang, ano, yung playoffs na, yun na talaga yung minimum kaysa isang Coach Yengyao. Ganun siya kagaling in maximizing the talent of his team overall. So, believe na believe ka din dito kay Coach Yengyao. Para sa akin, he's really a legend in PBA coaching. Although, of course, yung ibang legend po ng PBA, eh, mas madami pong championship. Pero, in terms of that skill for a coach, talagang iba. At pinapakita niya ulit dito sa tournament po na ito, rin ang kanya pong top 2 scorer ngayon is Calvin Octana at itong si Don Trolliano. Number 5 natin, Meralco Bolts. Itong si Meralco Bolts, medyo boring. Medyo boring po nagiging galawan nila ngayon. And, yun nga, nagkaroon pa sila ngayon ng, in a way, bagong balaki, in a way. Kasi nga po, itong si Coach Norman Black, kakailanganin po pumunta ng United States kasi po, may sakit daw po yung kanyang nanay. And because of that, they will need now to have a new head coach for the meantime. And that will be the long-time assistant po ni Coach Norman Black na si Coach Ronnie Magsano. Of course, Coach Ronnie is also a capable coach. So, tignan natin kung ano po ipapakita niya. Pero overall, kung titignan mo yung mga numbers and even if you watch them play, wala masyadong interesting na pag-usapan dito kay Meralco Bolts. So, in a way, boring niya. Pero hindi naman masama maging boring, di ba? Especially if you are slowly developing your chemistry or paganda po ng paganda yung laruan mo. Pero medyo talaga nandun pa sa boring piece yung Meralco Bolts. Tignan natin the next few games kung may papakita po sila exciting kung saan masasabi natin na hindi na po natin sila lang ibaba pa sa ranking na ito. Number 4 natin, Magnolia Hatchets. In a way, out of all the 4 elite teams, ito talaga din yung pinaka-boring ngayon, ang galawan. Ito, Magnolia Hatchets. Of course, ang pinaka-pasabog na nila ngayon is yung ginawa po or nangyari po kay Calvin Abueva na, of course, nakabalik na po si Coach, Calvin Abueva sa kanilang team kabola. And with the way Magnolia is playing kabola, iisipin mo na wala silang, in a way, pinapakita maganda, etc. Pero actually, they are currently still the number one team in terms of opponent's points per game, which is our number one metric in terms of measuring defense. So, in a way, para sinasabi din na Magnolia is still the number one defensive team dito po sa tournament po na ito. And that is, of course, a good news for Magnolia. Di ba, pinapakita pa rin nila na capable pa rin po sila in terms of defense. And defense wins championship. Alam naman natin yung kabola. And tignan natin kung talagang kumalaman si Calvin Abueva kasi of course, they need Calvin. Para sa akin, they really need him if they want to win that championship. Number 3, number 2, number 1 is very close. For me, you can rank them in different ways and siguro hindi na ako makipag-argue pa. Pero number 3 ko talaga ngayon is San Miguel Beermen. Not really because of the play on the court kasi maganda. Magandang nagiging galawan ngayon ng San Miguel Beermen. They are tied for number 1 in terms of assists per game and they're currently number 1 in terms of points per game even though they have a lot of injuries. So, para pinapakita kayo ni Coach Leo Austria, gusto ko ipakita yung modern basketball. Ito, papakita ko sa inyo yung modern basketball kung saan yung ma-maximize ko yung mga players na meron ako with the injuries that I have. Pero yung injuries din na yun, ang rason kaya hindi ko po sila mailagay sa ating top spot. Kasi sa palagay ko, of course, without those players or majority of them, Terence Romeo, Vic Manuel, Chris Stross, and even Moale Tautua, ay mahirap pong mag-rely sa kanila to be a finalist this upcoming tournament. Number 2, TNT. And it's all about Mikey Williams. Mikey Williams is unstoppable. He is the closest to that word right now. He is really unstoppable. His averages, 25 points, 46%, field goal, 42% from beyond the arc. Kabola, and that guy, this guy,
is averaging. Hulaan nyo, kung ilang 3-pointers per game currently, ang ina-average ni Mikey Williams, it's not 3. It's not even 4, Kabola. It's 5. 5. 5 3-pointers per game and he's shooting that at 42%, Kabola. Wow, imba. God mode. In terms of 3-point shooting, at talagang napakalaki po ng tulong na ginagawa niya yung shooting na yan sa TNT. Number 1 ko ngayon is still Ginebra. And Ginebra, currently, bakit ba sila number 2 sa standing sa wala? Because they are currently limiting their opponent to the second lowest points per game. So, second sila sa Magnolia. And number 1 sila ka bola in opponent free throws. In short, they are committing the least amount of shooting fouls in the league, diba? So, of course, ganun talaga eh, diba? Ginebra yan, diba? My coach team ko, siyempre, ano yan, disiplinado. Kayo naman, hindi ako nag-i-imply ng iba. Disiplinado kasi talaga yan. Knowing na yun, chemistry nila malalim na rin. Kaya hindi nakakagulat na ganun sila kadisiplinado in terms of committing fouls kabola. So overall, they are currently still my team to beat. Although talagang shaky na yung position na to. Baka pag natalo ito ng isa, pwede kong sabihin na yung San Miguel na or TNT. Pero tignan natin within this week kung ano pong mangyayari. Kabola, kapapalang sa pag-game, sino nga currently number 1 mo na team to beat? Comment lang po sa baba.